Talakay, ang katotohanan na tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakay, ang katotohanan maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakay, ang katotohanan lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya makinig at magtanong sa Talakay, ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. O kayong mananampalataya, magsipagbigay kayo ng mabubuting bagay na inyong kinita at ng mga bungang halaman at mga pag-ani mula sa kalupaan na aming pinatubo sa inyo, at huwag gumugol sa kawang gawa mula sa anumang masama. Ngunit maging kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap kung ito ay ibibigay sa inyo, maliban na lamang kung nakapikit ang inyong mga mata at inyong maalaman na si Allah ay masagana ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Quran chapter 2, ang aya ay 267. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at Sister Donabel Gori. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagsagot at sa pagtalakay ng inyong mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang Mindanao People Dawa Association patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging ang branch po ng ating tanggapan, ito naman po ay matatagpuan sa Notre Dame Avenue, dito rin po sa Cotabato City. At amin pong inaanyayahan yung atin pong mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa mga tanggapang Islamiko, upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam at hindi yaong napapakinggan lamang po sa balibalita o di kayo nakita sa TV. Mabuti na po na yung kaalaman na inyong makuha patungkol sa Islam ay direkta mismong galing sa mga Islamikong tanggapan. At ito pong ating pangradyong palatuntunan, ito po ay maaring makita na rin sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search or i-type po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like po yung ating Facebook page, www.facebook.com/brokhalidsanchez, capital letter po yan, walang space. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga questions sa atin pong hotline 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652, 0915-50-63652. At sa hapong ito, kasama ko rin po yung ating wala yung ating Sheikh, no? Ang pumalit sa kanya ay isa sa mga kasamahan ko rin sa center sa pagdadaawa. Nais kong ipakilala sa inyo si Brother Wakas.
Bin Padilla. Kapatid? Okay, maraming salamat sa iyo, bro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa aking mga kapatid na mga Muslim na nakikinig ngayon at sa atin naman sa mga kababayan nating mga Kristiyano nakikinig sa hapon na ito. Alhamdulillah. So yan po si Brother Wakas na siyang makasama natin sa hapong ito sa pagsagot ng inyong mga questions. Maya-maya po, abangan nyo, marinig nyo rin yung mga sumisingit na mga boses. No? Kapatid na Waxy Boy. Okay. Andyan ba sila? Ah, sinong andyan ngayon? Si, of course, si Gasabel Gas. Ah, sige, pabatiin muna natin si Brother Gas. Baka mag-Muslim na rin yan sa katagalan. Sige nga, bumati ka kapatid. Assalamu alaikum sa lahat din ng mga nakikinig ngayon sa hapon na ito. Tingnan mo, nagsasalam na siya, no? Hindi pa Muslim yan siya, si Brother Gas. Pero nagsasalam na. Nag-practice ka ba o ano? Nag-aaral ka ba sa Islam, kapatid na Gas? Nag-practice lang po, pero nag-research din ng Islam. Ah, okay. Kumusta yung mga kasong na hinawakan mo dyan? Ito, tuloy-tuloy din ang paghahanap ng mga ustisya upang hanapin ang ustisya ng katotohanan sa pananampalataya. Okay yan ah. Ayos, ayos ka talaga, paring Gas. Sino pang andyan, kapatid? Sino pang andyan? Si Mark. Okay, Mark. Okay, Mark. Pabatiin natin si Mark. Okay, Mark, bumati ka muna. Magandang hapon po sa inyo sa lahat na nakikinig sa hapon na ito. Narito po si Mark Logan na nabasa din ng Biblia, pati rin ng Quran. Magandang hapon na... Ayusin na magbabasa ang Mark, ha? Magaling ka, Mark. So, sila po ang mga makasama natin sa hapon ito. At mag-enjoy lamang po tayo. Ano po? Habang inyo pong pinapakinggan ang mga sagot sa mga katanungan ninyo, ay mag-enjoy lamang po. Di ba kapatid na Waxy Boy? Yes. Okay. So, bago po dyan, ay batiin ko po muna si Brother Omar Banaag, Sister Donna Bilgari, si Brother Abdullah Gayak po na galing pa sa Hajj. Siya po ay congratulations sa iyo kapatid. No? Kung meron po kayong mga pangailangan sa construction materials, bumisita na po kayo sa kanyang hardware, ang Cotabato Hardware. Yan po ay nasa Mabini Street. Dito po yan sa Cotabato City. Of course, kay Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia sa iyo kapatid. Assalamu alaikum. At kay Sister Wafa Kasime ng Dubai na tinaguri ang the most influential Pinay woman in the world. Unang katanungan, Brother Wax. Galing po kay Texter 0943-36-35-300. Sabi niya, good evening. Good evening daw kapatid. Mukhang ano to, hindi to Muslim, no? Pwede po bang magtanong, pinapatay po ba ni Allah ang taong Muslim na lumipat ng relihiyon o murtad? Wala bang kalayaan sa Islam? Maganda ang kanyang katanungan sapagkat nais niyang malaman kapatid na Wakas, yes, kung pinapapatay ba ng Allah yung mga taong Muslim. Lalong-lalo na sabi niya yung mga lumipat ng ibang relihiyon. Ang sagot po ay hindi po pinapapatay ng dakilang tagapaglikha ang mga Muslim. Hindi po. At wala rin pong Muslim na lumilipat sa ibang relihiyon. Tandaan niyo po yan. Once po ng isang tao ay magmu-Muslim o maging Muslim siya, abay, hindi na po yan lilipat sa ibang relihiyon. Yun pong mga naririnig ninyong mga taong yumayakap kuno sa Islam, pagkatapos ay lumilipat po sa ibang relihiyon, ay hindi po yun mga Muslim. No? Yun po ay either mga munapik sila na hindi nakaintindi ng Islam at nagsipaglipatan sa ibang relihiyon. Ang tawag sa kanila ay murtad. Maaring yun ang kanyang tanong kapatid, kung sila ba ay pinapapatay.
Basahin natin ang isang talata na sinabi sa chapter 4 ng Quran. Dito na lang kapatid, yung may pula. At ang aya ay 89. Ganito po ang kanyang sinasabi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُوذُوهُمْ وَاعْتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَلْخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Yan, sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, ganito po yan, paglingkod sa atin ni Brother Wakas. Yan. Dadapwat, kung sila ay magsitalikod sa Islam, at maging mapaghimagsik, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan, at huwag kayong kumuha ng awliya, mga tagapagtanggol, kaibigan, kasama gayon din ng tagapagtangkilik mula sa kanila. Okay, maliwanag po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran na kapag itong mga bumaliktad, no? Yes. Bumaliktad. Lalo na kapag ito'y naghimagsik. Meron kasi tama, mga ganyang tao, kapatid, na pagkatapos na sila ay nagabayan sa matuwid na relihiyon, abay siniraan pa yung relihiyon. Mm-hmm. No? Lumipat sa ibang relihiyon at siniraan yung ibang relihiyon. Ngayon, depende po yan sa settings. Ang ibig kong sabihin po, kapag ka sa isang lugar ang batas ay siya Islamic law, dito po sa Pilipinas, alam po natin na ito'y bansang hindi Islamiko, at ang pinapatupad dito ay hindi Islam na batas. Sa konstitusyon nga, hiwalay ang relihiyon, ang church, at saka yung state or estado. Sa makatwid, depende po yan sa lugar. Kapag kayo po ay nandoon sa isang lugar na kung saan ang batas ay Islam, ipinapatupad po doon kung ano ang batas sa Islam. Pero sa Pilipinas, hindi po may papatupad yan sapagkat tayo ay nasa hiwalay na, sa bansang hiwalay ang relihiyon at ang estado. Ganun po yun. At ang tanong mo kung wala bang kalayaan sa Islam, meron po. In fact, meron pong tinatawag sa Islam na walang sapilitan. Yan po ay mabasa natin sa chapter 2 at ang aya ay 256. Sabi po doon, La ikraha fid din. Let there be no compulsion in religion. Yes. Wala pong sapilitan sa religion. Sapilitan. Sa Islam po, kapag ka isang tao ay isang hindi siya Muslim, siya isang Kristiyano, at kapag siya ay nasa ilalim ng Islamikong gobyerno, hindi po pwede na siya ipipilitin na siya ay mag-Muslim. In fact, siya nga ay co-proteksyonan ng Islamic government. Hindi siya pwedeng pigilan siya sa kanyang mga gawaing pagsamba kapag siya ay nasa ilalim ng gobyernong Islam. Hindi po pwedeng sirain ang kanilang bahay dalanginan kapag sila po ay nasa ilalim ng Islamikong pamamahala. Bawal po yun sa Islam. Sapagkat hindi nga namimilit ang Islam na relihiyon sa mga tao na sila ay umanib. Ang pag-anib po sa Islam ay isang bagay na nasa choice ng isang tao. Depende po sa kanya kung aanib siya o hindi. At kapag siya ay anib, no? So member na siya ng Islam, kapatid. Yes, so, meron ng authority ang Islam doon sa kanya sapagkat siya ay nasa ilalim na ng Islamic government. So binasa natin ang talata, kapag siya ay tumalikod, naku po, no? 'Yun po ang magiging sentensya sa kanya. Pero sinisigurado ko naman na ang isang tao kapag matatagpuan niya ang katotohanan, kapatid na wakas, ay hinding-hindi na niya ito iiwan. Tama. Kapag ka ang katotohanan ay aanib sa iyo, niyakap po at lubusang
lumukob sa iyo ang katotohanan, hinding-hindi mo na ito iiwan. Kaya nga, wala kang narinig na isang Muslim, ustads o imam na siya naging Kristiyano. Yes. Diba? Wala kang narinig na ganun. Ang maririnig mo, mga pari, pastor, ministro, yumayakap sila sa Islam. Nagmumuslim sila. Ganun po yan. No? So, tungkol naman po dyan sa tinatawag na pagkitil sa buhay ng murtad, yan po ay nasa otoridad po yan ng Islam at hindi po pwedeng kahit sino na lang, no, kapatid, dahil merong authority sa mga bagay na yan. May due process na sinusunod. Now, kung Biblia naman po ang pag-usapan, mas malupit pa nga po, kapatid na wakas, yes, ang sinasabi ng Biblia. Ano kaya yung sinasabi ng Biblia? Sa Biblia, mas malupit dahil bakit nasabi ko po na mas malupit po ang sa Biblia? Dahil, alam mo, sa Biblia, kapatid na wakas, ang sinasabi sa Biblia, papatayin yung mga tao. Papatayin? Yes, papatayin yung mga tao na kung saan ay hindi nila hinahanap ang Panginoon. Panginoon. So, ang sino mang tao ayon sa Biblia na kapag hindi niya hinahanap ang Panginoon, yung bang Diyos ng Israel, dapat sa kanya ay patayin. O hindi pa nga nagko-convert yun, papatayin niya, di ba? Papatayin. Mas malupit yan. Hindi pa siya nagko-convert, Papatay na. Mm-hmm. O, mas okay pa yung pagkatapos nag-convert at umalis, siniraan ang relihiyon niya, ay dapat talagang may hatol sa mga taong ganun, no? Tama. Dapat talaga na may hatol. O. Pero ito mas malupit pa dahil bakit hindi pa magko-convert, no? Papatay na. Yun ang sabi sa Biblia. Tingnan mo. Babasahin natin sa pangalawang Kronikas 15 at ang talata ay 13. Papabasa natin ito kay Gas Abilgas dahil ito mahilig sa patayan na kaso ito eh. Oh, kay Gas, paring Gas. Ganyan, ganito po ang sinasabi. Sa 13 lang kapatid hanggang dito. Ikaw. Ayon sa Biblia, at sino mang hindi humanap sa Panginoon. Humanap, ha? Humanap. Sa Panginoon. sa Diyos ng Israel ay papatayin maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. O kita mo pareng Gas Abilgas, anong kaso yan? Sa batas, trabaho ng suko yan, di ba? Mag-iimbestiga. Tama yan. Oh, suko. Patayan talaga. Oh, so murder yan eh, kaso murder. Ganito pagkasabi, ulitin ko ha. At sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. Walang pinipili ito. Walang pinipili. Oo. Basta ang isang tao ay hindi niya hahanapin ang Diyos ng Israel, nako po, patay. Eh, huwag ka nang magpapakita sa mga Hudyo. Tama yun. Papatayin ka nila dahil yan ang sigurado yun. Utos sa Biblia po yan. Mas malupit po yun, di ba? Tama. Oh, mas malupit yan. Oh. So, meron bang kalayaan yun? Walang kalayaan dun. Sa pilitan na yun. Sapagkat mantakin mo kapatid, eh, kapag ka hindi mo mahanap, eh, papatayin ka. Naku naman, oo. Oh. Mayroon pang isa kapatid na paring Gas Abilgas, malupit din ito. Mayroon pa. Oo, mayroon pa. So, ito naman, kapag ikaw ay hinihimok ng isang tao na sasamba ka sa ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel, yung nanghihimok, papatayin din yun. Mm-hmm. O yung nangungumbinsi. Halimbawa, ikaw, kinukumbinsi kita, sasamba ka sa ibang Diyos maliban sa Diyos na sinasamba mo. Ayon sa Biblia, kailangan yung taong nanghihimok, papatayin yun. Papatayin din. Malupit din yun, no? Mas malupit yan. Pataya na naman. Ulitin natin kay Paring Gas dahil mahilig ito sa mga investigasyong may kaugnayan sa patayan. Deuteronomio 13, simulan natin sa 6 hanggang sa 9 tayo, Paring Gas Abilgas. Yan. Ikra.
Ayon din sa Biblia, kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng inyong ina, o inyong anak na lalaki o babae, o ang asawa ng inyong sinapupunan, o ang inyong kaibigan, na parang inyong sarili, parang inyong sariling kaluluwa, ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo'y yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos, na hindi mo nakilala ninyo o ng inyong mga magulang sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupang hanggang sa kabilang dulo ng lupa, ay huwag mong papayagan na siya ni dindinggin, siya ni huwag mong kahabagan, siya ng inyong mata ni patatawarin, ni ikukubli, kundi papatayin mo nga ang inyong kamay, ang mangunguna sa kanyang upang patayin siya, at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan. Makita mo kapatid, Paringas Abilgas, malupit talaga, patayan. Ha? Patayan yan. Oo, matindi. Oh. Sabihin dito, ulitin ko. Kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng iyong ina, o ang iyong anak na lalaki o babae, o ang asawa ng iyong sinapupunan, o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa, ay humimok. Ibig sabihin, mangumbinsi sa kanya. Mangumbinsi. Humimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo'y yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos, Diyos na hindi mo kilala ninyo o ng iyong mga magulang sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, ay huwag mong papayagan siya. Hindi raw siya papayagan, kapatid. Yes. Ni didinggin siya. Ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mga mata. Ni patatawarin. Ni ikukubli. Kundi, papatayin mo nga. Matindi, kapatid. Matindi yan, no? Utos ng Diyos yan sa Biblia. Papatayin mo nga ang iyong kamay ang mangunguna sa kanya upang patayin siya. Matinding utos ng Diyos yan. Biblia po ang nagsabi noon. Hindi po ako, ha? Matindi, no? Tama. Buti na lang, yung mga taong tunay po na sila ay nagsasaliksik ng katotohanan, abay, ang dulo ay, resulta ay lumayakap sa Islam, sapagkat ito po ang katotohanan. Tama po. Sa Islam po, abay, hindi po ipinag-utos dyan na patayin mo yung isang tao na wala namang katarungan. Walang katarungan. Yes. Yung bang basta mo na lang siyang patayin na bawal, hindi, walang hak, no? Walang katarungan doon. Hindi po pwede yun. So, ganun po ang hatol doon sa, o sagot natin doon sa texter po natin na nagtanong. Mula naman po kay texter 9665673886. Assalamu alaikum Bro Khalid. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si Nasruddin Ilyan po ito ng Jeddah. Assalamu alaikum Brother Nas. Tanong ko lang kung may naging anak ba ang ating huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanong niya kapatid na Waxy Boy kung meron bang naging anak ang ating propeta Muhammad. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot ko po ay opo, meron po siyang mga anak. In fact, binanggit nga po sa maluwalhating Quran na siya ay nagkaroon ng mga anak na mga babae. Ito po sa chapter 33 at ang aya ay 59 ng Quran. Ganito po ang pagkasabi, kapatid, no? Sa 59. Ikro. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
Yudunina alayhinna min jalabi. Min jalabi bihinna zalika adna ayukhrafna. Falay yu'zayna wa kana Allahu ghafurur rahima. Gumaganda yung pagbabasa mo ngayon, kapatid na Wakas, ha? Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. O propeta, ya ayuhan nabi, o propeta, sinabi dito, sabihin mo sa iyong mga asawa, o may asawa, may mga asawa, may asawa pala, at mga anak na babae, yun, o, mga anak na babae, ano ang sasabihin? Na iladlad nila sa kanilang sarili ang kanilang panglabas na kasuotan. So tungkol yan sa pagdadamit, yung pagbabalot nila sa kanilang Of course, meron din mga anak, pati yung lalaki meron din. Meron siyang anak na lalaki din. Correct. Hawak po natin ang isa sa mga aklat na ang title nito ay Nang Mahati ang Buwan. Yan. Ito pong aklat na ito ay kwento po ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Siratun Nabi, Biography of the Prophet. At binabanggit po dito na hindi lamang mga babae ang kanyang naging anak, kapatid na Wakas. Tama. Nagkaroon din siya ng mga anak na mga lalaki. Lalaki. Oh. At ayon nga po sa bilang, lahat-lahat ng mga anak niya ay umabot sa pito. Pito. Oh. At narito po, iisa-isahin natin ang pangalan ng kanyang mga anak. Unang anak niya po, ang pangalan ay si Al-Qasim. Al-Qasim. Siya ang panganay na anak ng propeta. Sa kanyang pangalan, binansagan ang propeta na Abul Qasim. Kaya ang propeta, tinawag din na Abul Qasim. May palayo siya na. Yes, oh, palayo. Abul Qasim. Isa sa mga palayo na yung kapatid na Wakas, Abul Qasim. Na ibig sabihin, ama ni Qasim. Kaya nga, kaya dahil anak niya si Qasim. Kaya lang, namatay si Qasim sa edad na 2 taon. So 2 years old lang, namatay yung panganay na anak niya, anak si Al-Qasim. Pangalawang anak niya, si Zainab. Siya'y nakatatanda sa kanyang mga anak na babae. Sinabi sa kanya ng propeta, siya ang pinakamabuti sa aking mga anak, si Zainab daw. Zainab. Siya ang kasunod ni Al-Qasim sa kapanganakan. Napangasawa siya ng kanyang pinsan na si Abul As Ibn Rabi, anak ni Hala bin Tukwailid na kanyang tiyahin, ng anak ng isang lalaki na ang pangalan ay si Ali, at isang babae na kanilang pinangalan ng Umama na siya ang dinadala ng propeta sa kanyang pagdarasal. Namatay si Zainab sa Madina sa unang buwan ng 8 ng Hijra sa Madina. Yun. Pangatlong anak niya, kapatid na Wakas, si Rukaya. Si Rukaya. Yes, napangasawa siya ni Uthman bin Affan. Mm-hmm. At sila ay, Uthman bin Affan, ito yung pangatlong kalip. Kalip. Oh, pangatlong kalip, isa sa mga sahaba ng propeta. At sila ay nanganak ng isang lalaki na pinangalan ng Abdullah. Umabot si Abdullah ng 6 na taon at tinuka ng isang tandang ang kanyang mata at kanyang ikinamatay. Namatay naman si Rukaya sa panahon na ang sugo ng Allah ay nasa labanan sa Badar. Sa Badar. Dumating si Zaid bin Haritha sa kanyang magandang balita tungkol sa kanilang pagkapanalo sa labanan, at natagpuan sila nakatapos na sa paglibing kay Rukaya. So sa panahon ng gera sa Badar, sa panahon ng propeta, yes, pagbalik nila, patay na yung anak ng propeta na si Rukaya. Si Rukaya. Pang-apat, si Ummu Kulthum. Ipinaasawa siya ng propeta kay Uthman bin Affan pagkamatay ni Rukaya. Yun. Mm-hmm. Nang siya dumating mula sa labanan ng Badar. Swerte pala itong si Uthman bin Affan, no, yung pangatlong kalip. Tama. Mantakin mo, kapatid na Wakas, si dalawa pala sa mga anak ng propeta naging asawa niya. Oo. Oh. Una, si Rukaya, pagkatapos si Ummu Kulthum. Hindi sila nagkaanak kay Uthman. Siya ay namatay sa buwan ng Sha'ban sa taong ika-9 ng Hijra, siya'y nilibing sa Al-Baqi. At ito na, ang panglimang anak niya. Panglima. Kilala nating lahat ito, kapatid na Wakas. Yes. Si Fatima. Si Fatima. Yon. Ang pinakabunsong anak ng propeta at ang kanyang higit na nagugustuhan sa kanyang mga anak. Mm-hmm. Siya ang pinuno ng mga
babae sa paraiso. Siya'y napangasawa ni Ali bin Talib, isa sa mga sahaba nito na pang-apat na kalip, no? Pang-apat na pinsang buo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matapos ang labanan ng Badar, nanganak sila ng dalawang lalaki na sina Hasan at Hussein at dalawang babae na sina Zainab at Ummu Kulthum. Si Ummu Kulthum ay napangasawa ni Umar bin Khattab. At sila ng anak na ang pangalan ay Zaid. Namatay si Umar at siya napangasawa ni Ayun na anak ng kanyang tiyuhin na si Ja'far. Namatay si Ayun at ang kanyang kapatid na si Muhammad ang nakapangasawa naman kay Ummu Kulthum. Namatay din si Muhammad at ang kanyang kapatid naman na si Abdullah ang nakapangasawa kay Ummu Kulthum, at namatay si Ummu Kulthum nang siya ay nasa kamay ni Abdullah. Namatay si Fatima pagkatapos ng 6 na buwan ng pamamayapa ng sugo ng Allah. Itong 5 nabanggit na mga anak ng sugo ay naipanganak nang hindi pa siya naging propeta. Ayan. Nung hindi pa naging propeta o hindi pa nakakatanggap ng kapahayagan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 5 anak na ito, yun yung naging anak niya. Tama. Nung nakatanggap na siya ng mga kapahayagan, mayroon pa siyang sumunod ng mga anak. Pang-6, si Abdullah. Naikwento na siya ay ipinanganak ng sugo nung siya ay naging propeta na at naipahayag na ang Islam. May nakapagkwento na hindi pa naipahayag ang Islam, may panganak siya, siya ay namatay noong siya ay maliit pa. Mm-hmm. Siya ang kahuli-huli ang anak ng propeta kay Khadija. Khadija. Yon, ito yung lalaki si Abdullah. No? Si panghuling Abdullah. Anak niya, Brother Wakas. Tama. Panghuling anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalaki pa rin ito, si Ibrahim pangalan niya. Si Ibrahim. Yes. Ipinanganak sa Madina mula sa kanyang katulong na si Maria Kibitiya, na isang Coptic ito. Galing ito ng Egypt, no, isang Masri. Sa buwan ng Jumadil Ula o Jumadil Akhira sa taong 9 ng Hijra. Siya ay namatay sa buwan ng Syawal sa taong 10 ng Hijra, sa araw na nangyari ang paglaho ng araw sa Madina, nung nagkaroon ng eclipse, no? Siya ay maliit na bata na nasa edad na 16 na buwan o 18 nang mamatay. Siya ay inilibing sa Al-Baqi. Sinabi ng sugo ng Allah, katotohanan siya ay may sisiwa at magiging ganap ang kanyang pagsususo sa paraiso. Infant, baby pa lang, namatay na yung si Ibrahim. Yun po ang mga anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lamang babae, may mga lalaki din. Okay, yun po ang aming kasagutan sa nagtanong na si Brother Nasruddin Ilyan. Tanong po ng isang INC, Iglesia ni Cristo, si Brother, si Kabayang Richard, sabi niya ganito, ano ang tunay na ikinamatay ni Propeta Muhammad? May katotohanan po ba na siya ay nilason? Ayun. Actually po, may katotohanan po na ang propeta ay nilason. Ngunit hindi po siya namatay noong siya ay nilason. Nilason. Hindi po siya namatay doon. Hindi nag-ipik yung lason sa kanya? Umipik to rin siya, kapatid. Ngunit hindi yun, hindi siya on the spot namatay dahil sa lasong ipinakain sa kanya. Amen. Noong siya ay nasa Kaibar. So, balikan uli natin itong aklat para sa ikaliwanag ng ating nagtatanong. Ayan, balikan natin. Sa pahina 505, basahin natin kung ano ba ang naging dahilan ng pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito po ang sinasabi. Page 505. Araw ng Lunes, katapusan ng buwan ng Safar, dumalo ang sugo ng Allah sa isang paglibing sa Al-Baqi. Sinabi ni Aisha, umuwi ang propeta sa kalagayang masakit ang aking ulo at aking sinabi. O napakasakit ang aking ulo. At kanya rin sinabi, at ako rin, o Aisha, napakasakit ng aking ulo. Yun, masakit ang ulo nila dalawa. Iyon ang pinag-umpisahan ng sakit ng propeta. Yun, sakit sa ulo na yun. At kapag tuloy-tuloy mong babasahin, kapatid, Kabayang Richard, hanggang dito sa likuran, tuloy-tuloy ang naging sakit niya,
nilagnat siya hanggang sa lumabas yung bisa ng lason nung siya ay nakakain ng pagkain na may lason doon sa Kaibar. Ha? Yun po yun. Hanggang sa siya ay pumanaw. Pumanaw. Yes. At may tanong mo siguro, bakit po siya namatay? Of course, dahil tao siya. Tao siya. Lahat ng tao namamatay. Correct, oo. Kullu nafsin dhaiqatul maut. Yes. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Ako, ikaw, pati si Wakas, lahat tayo ay makakatikim ng kamatayan. Pati ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati si Makalmot. Yes. At ang kagandahan nito, bago siya namatay, natapos niya ang kanyang misyon. Tama yun. Yun ang kagandahan doon, kapatid na Wakas. Kasi, kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namatay siya na hindi pa tapos ang kanyang misyon, ibig sabihin mayroon pang susunod na propeta sa kanya. Dahil hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. Oo, pero kasi nung namatay ang propeta, tapos na ang misyon niya. Natapos na rin ang lahat na gustong iparating ng Allah para sa kanyang din Islam, yes, no? Tama. Ay nakumpleto na. Kaya ano po ba ang kanyang silbi kung tapos na ang kanyang misyon, di ba, kapatid? Tama 'yun. Kaya sa isang simpleng sakit ng ulo hanggang sa lumala, tama 'yun. Nilagnat, ayun, hanggang sa kinuha ng tuluyan ng dakilang tagapaglikha ang buhay na ipinahiram sa atin, no? Tama 'yun. Oo. Kinuha na niya. Sapagkat ang propeta, isang tao, at of course, bilang isang tao, makakatikim din niya ng kamatayan. In fact, Brother Wakas, hindi pa nga ang propeta namatay, buhay pa ang propeta, abay ipinahayag na sa kanya na mamamatay siya. Tama. No? Basahin natin sa chapter 3, at ang talata ay 144 ng Quran, ganito po ang sinasabi. Ikaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله السكرين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang sugo. At katotohanan, marami ng sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong mga sakong bilang hindi mananampalataya? At siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting na kapinsalaan ang magagawa niya laban kay Allah. At si Allah ang magbibigay ng gantimpala, mm-hmm, sa mga may damdami ng pasasalamat. Tama. Alam mo, kapatid na Wakas, hindi pa namatay ang propeta, sinabi na sa kanya yan, mm, na siya raw ay isang rasul, rasul, sugo ng Allah. At sinabi din na marami na sa mga sugo na nauna sa kanya, tama, ang namatay na. Namatay na. Oo. Hindi naman sinabing lahat ng mga sugo na nauna kay Muhammad ay namatay. Dahil si Jesus Christ hanggang ngayon buhay pa yun eh. Buhay yan. Hindi pa siya namatay. Kaya ang sinabi, marami sa mga sugo na nauna sa kanya namatay na. Tama yun. Oo. Ngayon, sabi dito, kung siya ay namatay, ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya ba ay namatay o siya ay napatay, tayo daw ba ay tatalikod sa ating pananampalataya? Oo. Sinabi ng Allah, kahit tatalikod ka, walang kapinsalaan ni katiting ang magagawa mo sa dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin, ang isang tao pala, kahit na siya ay aalis sa Islam pagkatapos ng nalaman niya na namatay ang propeta,
walang mawawala sa Islam. Wakas. Walang bawas, walang kulang. Ha? Correct. Oo. Walang kawalan doon. In fact, ang isang tao, kung siya aalis sa Islam, nako, malaking kawalan yun sa kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay aalis sa tunay ng pananampalataya, malaking kawalan sa kanya yun. Ngunit, sa Islam, o maging sa dakilang tagapaglikha, walang kawalan yun. Hindi siya malaking kawalan. Kaya nga, ang mga sahaba nung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay, although nalungkot sila kapatid na Wakas. Tama yun. Kasama nga dyan na nalungkot yung si Umar bin Al-Khattab, na kung saan ay nagawa pa nitong bumunot ng kanyang espada. Espada. Upang pupugutan ng ulo yung sino mang nagsabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay. Hindi niya matanggap dahil sa labis-labis na pagmamahal niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, katulad ng sinabi sa talata, na siya ay hindi hihigit sa isang sugo. Tama yun. Tao rin, at nakakatikim rin ng kamatayan. Kamatayan. No. So, bilang isang tao na mamatay, tapos naman yung kanyang misyon niya, no? Yun ngayon ang nagiging ano niya kapatid na wakas, katapusan niya. So, yun po ang sagot namin doon sa isang iglesia ni Cristo po na nagtanong tungkol po kung ano ang ikinamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula po kay Texter 0999-410-9004. Salam brother. Wa alaikum salam rahmatullah. Ako po si Siddiq, isang balik Islam. 7 months na to be exact. Congratulations kapatid na Siddiq. Ito po ang mga katanungan ko. Mukhang marami-rami kapatid na Wax. Okay, pasahin mo na. Bawal po ba ang pagkain ng hipon, squid, at tahong sa Islam? Okay. Magandang tanong niya kapatid na Wakas. Yes. Tanong niya kung bawal daw ba ang kumain ng ganyang mga pagkain, no, sa Islam. Actually, ang utos po sa ating mga Muslim, ang utos ay napakaliwanag. Ito po, basahin natin ha. Sa chapter 5 at ang talata ay 88. Ganito ang sinasabi kapatid na Wakas. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Okay, ganito ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kumain ng mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa inyo na pinahihintulutan at mabuti. Halalan tayyiba. Pinahintulutan at mabuti. Halal, tayib. Sabi niya, kakainin natin yun. No? Now, alam natin na may mga bagay na hindi mabuti. Yes, tama yun. May mga bagay na hindi permitted sa Islam. Hindi permitted dahil ito hindi mabuti. Hindi mabuti. Meron namang mga bagay na permitted dahil mabuti siya. Oh. Ganun yun. Mayroon namang mga haram na pagkain. Haram. Ano naman yung mga haram na pagkain? Ibig sabihin, mga pagkain na kung saan ay hindi natin pwedeng kainin. Ito po sinasabi sa, kung na magbabasa kapatid, no? Sa chapter 2 at ang talata ay 173, sinabi dito, innama harrama alaykumul maytata waddama walahmal kinjir. Ayun. Ganito po ang pinakamalapit na kahulugan. Ipinagbabawal niya sa inyo ang maita. Ibig sabihin ng maita, itong mga hayop na patay na. Na hindi kinatay sa pamarang Islamiko. At dugo. At ang laman ng baboy. Meron pong mga hayop na halimbawa baka. Baka siya kapatid, no? Yung baka,
pwedeng kainin sa atin yon. Yung baboy, bawal, di ba? Bawal yun. Ngunit yung baka, namatay siya sa paraang hindi Islamiko. Maita. Halimbawa, siya ay kinain. Ng hayop. At yun ang ikinamatay niya. Tapos, niluto mo yung baka, haram yun. Haram yun. Kasi hindi siya tayhib. Hindi siya mabuti, kapatid. Hindi Amen. Nakalabas yung dugo niya. Bawal kainin yung dugo. Waddama, walakmal kinjir. Bawal kainin yung dugo. Sa Islam, bawal kainin yun. Yung karni ng baboy, bawal din kainin yun. At sa hadis ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lahat ng may pangil, bawal kainin. Bawal yun. Lahat ng may pangil. Halimbawa, yung ahas, may pangil. Bawal kainin yun. Tiger, pusa, aso, lahat ng may pangil, bawal kainin. Maita, bawal kainin. To be specific, yung pong mga laman dagat. Laman dagat. Kapag ka laman dagat, kasama na dyan yung isda. Tama yun. Oh, isda, kapatid. Oh. Yung isda, kahit na nahuli mo siya na patay, pwedeng kainin yun, kapatid. Ha? Kahit yung isda, nahuli mo siya na patay na, hindi siya nasumbali. Tama. Pwedeng kainin. Oh. Yung malaking dambuhalang isda, nahuli, nakita mo sa halimbawa, yung malaking isda banye, tuna, no? Tama. Yung tuna, oh, nakita mo siya sa, pero pating kasi mayroong pangil eh. May pangil. Oh, eh, sabi ng prophet, lahat ng may pangil, bawal kainin. Amen. Yung tuna, nakita mo siya sa baybayang dagat, patay na. Malaking isda yung kapatid eh. Patay na, hindi na sumbali, no? Pwedeng kainin yun. Halal yun. Kasi ano yan eh, mabuti yun siya kainin. Yung hipon, pwedeng kainin niya. Tanong lang po, bro, yung kwan, yung Jezebel yung, kasi may sa pelikula Jezebel, marami nagatanong, totoo ba yan? Yung Serena. Yung Serena. Ano po, magandang katanungan niya, kapatid na wakas. Talagang mawiwindang sila kung ano. Kung tama malaman yun nila kung anong sagot natin tungkol sa bagay na yan, may oras lamang tayo, kapatid na wakas. Tama yun. Mayroon pang isa, hindi lang yung Serena. Shokoy. Yung Shokoy. Oo, tama yun. Yung Shokoy ba, at saka yung Serena. Sila mang dagat yun. Pwede bang kainin yan? Diba, mga ganyan, yung panjig. Dugong. Tama yun. Diba? O, mga, yung ano pa, yung ano ba yung parang parachute sa dagat, kita mo yun? Nakita ko yun. Pwede ba kainin yan? Yung starfish. Starfish. Ikaw ba kumakain ka ng starfish? Ay, hindi bro. Ay, baka may star tayo dyan. Magiging star ka niyan, kapatid na ano, si Mark Logan, kumakain niya doon ng starfish yan eh. Oh, yan. So, yung hipon, pwedeng kainin yan. Squid, pwede yan. Yung tahong, pwede rin kainin yan. Kaya lang, kapag kayong tahong ay tinamaan ng may red tide, magiging haram na yun siya kainin dahil ito yung nakakasama na sa kalusugan natin. Tama yun. May laso na. Meron kasing mga tahong na nakukuha sa mga lugar na kung saan ay polluted yung tubig. Na dahil dyan, yung laso na pupunta doon sa tahong, tapos kakainin ng tao, malalason siya doon. Pero yung tahong na walang laso na nahalo, o hindi siya galing sa polluted na tubig or galing siya sa yung maruming ano, kasi bawal sa atin yung maruming, no? So sa Biblia naman po, para sa kaalaman ng ating mga dumo sa ating nagtanong, meron pong sinasabi ang Biblia tungkol doon sa mga mabubuting pagkain sa Islam pwedeng kainin, ngunit ipinagbabawal sa Biblia na ito'y kainin. May ganun, kapatid na wakas. Contradiction. So, halimbawa yung ano ba yung isda na walang kaliskis? Yung hito ba yan? Kumakain ka ba ng hito? Yung sa amin, yung parang kwan ba? Oh. Yung asili ba yun? Oo. Oh. Di ba walang kaliskis yan? Wala yun. Oo. Oh. Yung madulas? Oh, madulas siya, di ba? Madulas. Tapos walang kaliskis. Yan. Yan siya, kapatid na wakas. Sa Biblia, bawal yan ipakain. Bawal. Yes, bawal ipakain yan. Ngunit sa atin, hindi yan bawal kainin. Hindi bawal kainin yan. Pero sa Biblia, bawal kainin yan. Tingnan mo ah. Sa Deuteronomio 14,
At ang talata ay Diyos, ganito po ang sinasabi. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi nga ito sa inyo. Yun pong mga lamang dagat na o lamang galing sa tubig na walang kaliskis, ayon sa Biblia, bawal kainin ito. At ito ay ipinagbabawal ng Biblia sa mga Hudyo. Yan, sa Amen. Mga Hudyo yun siya, kapatid na wakas. Sa mga Yahudi. Yahudi. Sa mga Yahudi, hindi lamang baboy ang bawal sa kanilang kainin. Hindi lamang dugo ang bawal sa kanilang kainin. Ipinagbabawal din sa kanila kainin yung mga isda na walang kaliskis. Bawal yun. Bawal din kainin sa kanila yung hipon. Hipon. Bawal sa mga Hudyo yan. Bawal din kainin sa mga Hudyo yung squid. Kasi yung squid, walang kaliskis yun. Bawal sa mga Hudyo. Bawal sa mga Yahudi. Pinagbabawal sa Biblia. Ang tanong ay, bakit ipinagbabawal sa mga Hudyo ang pagkain ng mga ganong uring bagay na pwedeng kainin nating mga Muslim? Masarap kayong kumain ng squid, brother. Masarap din kumain ng hipon. Diba? Eh bakit ipinagbabawal yan sa mga Hudyo? Pinagbabawal sa kanila ng Allah ang pagkain sa mga ganyang bagay. Ang sagot ay mabasa natin sa Quran, kapatid na wakas. Ito ay dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo. Dahil sa kanilang pagiging tampalasan. Tampalasan. Yes, may mga masasarap na bagay na mga mabubuting bagay na ipinagbabawal sa kanilang kainin bilang parusa sa kanila. Sinabi ng Allah yan sa chapter 4 ng Quran at ang talata ay 160. Ganito po ang sinasabi. Ikaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبجرم من الذي عدو حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله أن سبيل الله كثيرا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo ay aming ginawa na bawal sa kanila ang ilang piling pagkain na mabuti na noon ay hindi bawal sa kanila. At sa kanilang paghadlang sa marami sa landas ni Allah. Bilang parusa sa kanila, kapatid na wakas, dahil sa pagiging tampalasa ng mga Hudyo. Merong mga mabubuting pagkain. Tayyib. May mga mabubuting pagkain na ipinagbawal sa kanilang kainin. Yan isipin naman yung mo. Masasarap. Isipin mo yung pagkain ng hipon. Sugpo. Masarap yan. Sustansya yan. Mabuti yan. ngayon, bilang parusa sa kanilang pagiging tampalasan, may mga piling pagkain na mabuti, ngunit ipinagbawal sa kanilang kainin. Kasi ang mga Hudyo talaga, kapatid na wakas, yes. Napakatigas ng mga ulo ng mga taong yun. Napakakitid pa ng utak nila. Mga Hudyo. Hindi naman lahat. Ngunit karamihan sa kanila. Tapos mga mamamatay propeta pa yan. Hindi lang mamamatay tao, mamamatay propeta. Yung mga propeta na ipinadala sa kanila, pinagpapatay nila. Amen. Katulad na lang si John the Baptist, Yahya, pinugutan ng ulo. Diba? Si Jesus Christ, gusto nilang patayin, pato sa cross, di ba? Buti na lang, hindi pumayag ang dakilang tagapaglikha na si Allah, na si Kristo ay mamatay sa cross. Wama kataluhu, wama salabu, sabi niya. Hindi siya naipako sa cross, hindi rin siya namatay sa cross. So,
si Isaias. Eh, si Isaias nagtago lang doon sa buti pa yung punong kahoy, kapatid na wakas, tumulong kay Propeta Isaias. Para isave lang siya. Oo, nagtago doon si Propeta Isaias sa punong kahoy. Eh, problema kasi yung laylayan ng kanyang damit nakalabas. Mm. Abay, pinutol nila. Oo, di ba? At marami pa sa mga propeta na ipinadala ng Allah sa Bani Israel, sa bayan ng Israel, pinagpapatay nila. Yung mga propeta, hindi nila pinaniwalaan. Ha? Ay matitigas ang kanilang mga ulo. Ipinakita sa kanila, hindi lamang ipinakita sa kanila ang mga maliwanag na mga tanda na tanging si Allah lamang ang tunay na Diyos na dapat sambahin, ngunit sumamba pa rin sila sa ribulto. Tama, sa ibang Diyos. Sumamba pa rin. Tingnan mo ah. Oh, ipinadala sa kanila si Musa or si Moses, alayhi salam. Anong ginawa ni Moses sa kanila? Kakilakilabot na mga himala, tanda ang ipinakita ng Allah sa pamagitan ni Moises. Para lang ang mga tao ito ay maniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang. Katulad halimbawa, pinadaan sila doon sa gitna ng karagatan, kapatid na wakas. Pero yung dagat, wala ng tubig, no? Gumawa ng super highway. Tama yun. Doon mismo sa gitna ng dagat. Na dumaan sila at nakikita nila ang pagkahiwa ng karagatan. Pwede pang hawakan yung kabila, ang kabilang ano, may tubig, no? Tama yun. Hindi sila kinain ng tubig. Yan ay napakalaking miracle sana. Na kapag ang isang taong nag-iisip, isipin niya, ang may gawa lang nito ay yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Tama yun. Dahil hindi nagagawa ng tao yan, kahit jin, na gagawa siya ng super highway doon sa gitna ng karagatan, kapatid na wakas. Yan. Maliwanag na tanda yan galing sa Allah. Ito pa. Naglalakad sila sa disyerto. Dahil sa sobrang init ng araw, nasa desert sila, kapatid na wakas. Desert yun, mainit na akuan yan. Oo. Sinusundan sila ng clouds. Ulan. Para hindi sila mainitan. Tama. Kahit saan sila pupunta, may clouds na nagasunod sa kanila para hindi sila mainitan. Pagkatapos, kung gabi, dahil wala silang electricity, nasa gitna nga sila ng desierto, walang light, yung clouds umiilaw. Tama. Para maging maliwanag sila. Grabe. Masyala, libre yung kulay nila doon. Libre yung kanilang, hindi siya nagbabayad ng electricity. Oh, mantakin mo yon. It's a miracle. Ang taong may isip, sabihin niya, talagang ang Diyos lang na tunay ang nakagawa nito. Tama yun. Pwede kang gagala-gala hating gabi, maliwanag sa labas. Dahil may liwanag na galing doon sa clouds. O ito pa. Wala silang pagkain dahil nandoon sila sa disyerto, di ba? Pinapaulanan sila ng mana at salwa. Umuulan ng pagkain. No? Ang pagkain galing sa langit. Namumulot na lang sila, kapatid, na wakas. Hindi na nila kailangang sila ay bumili. Magtanim o di kayo mag-farm, bumili, mamumulot na lang ng pagkain. Kakainin na lang yung mana at saka salwa. Pinapadala ng Allah, galing sa langit yun. Siguro ko, galing yun sa paraiso. Galing sa paraiso, sa langit. Pinapadala ng, pinapaulanan sila ng Allah. Dahil sila ay nasa exodus, sila ay nasa travel. So, inaalagaan sila ng Allah. Pinapadalan sila ng pagkain, galing sa langit. Ang taong nag-iisip, ito'y tunay na galing sa tunay na Diyos. Di ba? O ito pa. Wala silang water district doon. Walang tubig. Mm-hmm. Oh, pinalo ni Musa o Moses alayhis salam yung bato. Bato. Lumabas yung 12 spring. Oh, kita mo. Maganda masyado yun. Wala nang problema sa tubig. Oh, merong 12 spring, 12 ano doon, lumabas yung tubig, libre. Oh, di ba? Tubig galing sa bato. Isipin mo dito sa atin, walang ganyang pangyayari na ang tubig lalabas mula sa bato. Pinalo lang, lumabas yung tubig sa bato. Hindi. Kailangan na
mag-connect ka muna sa water district para magkaroon ka ng tubig. Dito may bill pa. Sa kay Musa, wala. Moses. Ang lahat ng yaon ay tanda ng Allah. Ipinakita niya kay Moses para malaman ng tao na merong tunay na Diyos na dapat sambahin. Yung tungkot niya, nagiging ahas pa nga yun, di ba? Tama yun. Ngunit, kahit sa dami ng tanda, mga maliliwanag na tanda na ipinakita sa kanila na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang, anong ginawa ng mga taong ito? Sumamba pa rin sila sa ribulto. Ribulto. Nung si Musa alayhis salam ay umakyat doon sa Mount Sinai, sa bundok, nakipag-usap sa Allah, aba pagbalik niya, yung mga tao, ang sinamba nila, yung baka. Baka. Baka na gawa sa ginto. Yes, kapatid na wakas. E anong klaseng pag-iisip meron ng mga tao niyan? Tama. Napakaliwanag lang ng tanda ng Allah na ipinakita sa kanila. Ha? Ngunit sino ang sinamba nila? Bato. Gawa galing sa ginto. Ni hindi man lang yung makakilos, hindi makakita. Yun ang sinamba nila. Hindi pa talagang napaka loko-loko mga tao yun. Tingnan mo sa ating kapatid na wakas. Ikaw ba, nakikita ka na ba ng umiilaw na clouds? Ah, wala pa. Nakikita ka na ba na, nakadaan ka na ba sa dagat na nahati? Ah, wala pa bro. O nakakita ka na ba ng tungkod na naging ahas? Ah, wala din. Wala kaming nakita kahit isa sa mga miracle na ginawa ng mga propeta sa kanilang kapanahunan. Ngunit, tayo ay naniniwala ng tapat, buo, walang pag-alinlangan na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang kahit na wala tayong nakitang miracle, hindi isang miracle, kapatid na wakas. Correct. O, ito mo, mas higit pa pala tayo sa kanila, kapatid na wakas. Hindi na kailangan sa atin ang miracle. Ang kailangan lamang sa atin ay yung maliwanag nagabay, walang kontradiksyon, walang pagkakamali, walang errors, itong maluwalhating Quran. Dahil kung ano ang sinasabi dyan, tunay na galing sa Allah at hindi na natin iniisip yung mga miracle na yun. Dahil kahit ang demonyo nakagawa rin ng miracle, maaari kanyang lukuin, kapatid mo. Tama. Lalo na yung mga salamangka. Yes. Ngunit, ang mga taong matino, yung mga mananampalataya, na mga may pag-iisip, madidino sila, kahit wala sila nakikitang miracle, naniniwala sila. Dahil ang tunay na miracle, evidence na walang pag-alinlangan, ay ang Quran. Dhalikal kitabu la rayba fi hudallil muttaqin. Katotohanan ito, itong aklat, walang pag-alinlangan. Itong kitab, walang pag-alinlangan. Ito ay dalil, ito ay guidance ng mga may takot sa Allah. At hindi natin kailangan ng miracle para maniwala. May mga taong kailangan ng miracle para maniwala, kapatid. Katulad ng yung pader, tinamaan ng kidlat, tapos biglang pumorma doon ang pang-ang mukha mo. Ayun, miracle daw yun. Sasambahin na. Diba? Yung patay, hindi na bulok, miracle daw yun. Sisimbahin na. Diba? Malay mo, shaitan yun. Oo, demonyo. Naligaw ngayon. Pero may mga miracle na galing sa Allah. Katulad ng mga miracle na galing sa mga propeta, na kahit na ito'y maliwanag, hindi pa rin, malabo pa rin sa paningin ng mga tao. Itong mga hudyong ito. Kaya nga, may mga pagkain na masarap kainin, mabuti kainin, ngunit dahil sa pagiging tampalasa ng mga taong ito, pinagbawal sa kanilang kainin. O hipon, bawal sa kanila. O yung hito, bawal sa kanila. O, enjoy na enjoy si Brother Wakas kumain ng hito. Pero bawal sa mga Hudyo yon. Bilang parusa sa kanila dahil sa kanilang pagiging tampalasan. Yun ang aming kasagutan. Marami pa sana ang tanong, Brother Wakas, no? Pero kasi wala na tayong oras. Sa susunod po na paglilingkod ng ating paluntunan ay sisikapin naming maubos o masagot lahat ang mga tanong na inyong ipinadala sa amin. Dami-dami yung mga tanong, kapatid na wakas. At insha Allah, luluubin ng Allah.
inshallah, na masagot natin ito ng tama, na maging daan para sila ay mabuksan ang kanilang isip sa katotohanan. Ito pong ating palatuntunan ay patuloy na nag-anyaya sa inyo sa pagkilala, sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Siya po ang dapat nating sambahin. Wala na pong Diyos maliban sa Kanya. Siya po ang tunay na Diyos. Diyan po namin kayo inaanyayahan, patuloy na anyayahan, at hindi po kami magsasawa na anyayahan kayo sapagkat yan po ang ating kaligtasan. Tama. Diyan po tayo magtatagumpay dito sa lupa at maging sa kabilang buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, at kung sakaling may mga bagay po na aming binitawan at ito'y naging masakit po sa inyong damdamin, humihingi po kami ng patawad po. Sa muli po, ito inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, kasama ko rin si Brother yes. Wakas bin Padilla at yung dalawang partner niya, si Mark at saka si Gus. No? Nawa po, hindi kayo magsawa sa pakikinig sa amin, at maging daan nawa itong palatuntunan para tayo po ay mabuksan ang isip sa tamang pananampalataya. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli po. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na program.